Magandang gabi po. Ako ay si Ma'am Rose na patuloy yung napapanood sa aking Facebook, official page, Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, at ganun din sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Ngayon, pakiclick lang po yung follow, like, and share sa Facebook. Sa akin naman pong YouTube channel, kung hindi pa po kayo nag-subscribe, please subscribe, Rose Alfonso. No? Ngayon po ay nais kong bigyan ng daan si Gio Herrera Manalo. Meron po siyang problema. Ang sabi niya, pwede po bang magtanong ano ang pwede kong gawin o inumin na gamot? Ma'am, medyo masakit at nanghihina ang katawan ko dahil po sa work, sa trabaho po. Yan ang kanyang tanong. Ano daw pong magandang gawin o iinumin na gamot sa kanyang katawang masakit at nanghihina dahil sa kanyang pagtatrabaho? What causes chronic muscle pain and weaknesses? Ano ang pinanggagalingan nun? Ang panghihina ng ating muscle ay minsan dahil sa kakulangan ng exercise o dahil sa nagkakaedad na tayo o mayroon kang muscle injury. Pag nakaranas ka ng hapo, merong puwersa sa likod ng muscle na muscle movement ay nadidecrease, no? So pagka nakakaranas ka ng pagod, ibig sabihin doon sa likod ng ating muscle movement ay nababawasan. Kaya ito'y nanghihina. Ang exercise, ito'y common cause ng pagkakulang ka sa exercise, ay nagiging sanhi ito ng muscle fatigue na ito resulta na iba pa rin health condition. Ang kakulangan ng muscle fitness or kakulangan ng exercise, isang common causes ng muscle weakness. Yan. Sabi po ng mga expert, kailangan mag-exercise ka, particularly walking or jogging or dancing, para mag-increase ang energy mo. Kaya sabi nga, yung panghihina at mga pain sa katawan, ito'y sanhi ng inactive or sedentary lifestyle. Ang muscle po natin ay dapat nating gamitin. Kasi ang ating mga muscle, meron mga hibla. Within the muscle, meron doon mga fiber. Ito po'y nare-replace ng taba pag hindi ito nagagalaw. Kaya ang mga muscle nawawala, eventually ay nagiging malambot ang ating muscle. Kaya ang mga muscle natin humihina kasi nga hindi sila nagko-contract na mabuti dahil hindi sila nagagalaw. Kaya ngayon, pagka kulang ka sa exercise, nagiging malambot yan at nare-reduce ang pag-bulky ng muscle natin. Nagiging dahilan na madali kang mapagod, madali kang manghina. Kaya ang regular exercise ang solution dito. At isa pa, yung muscle power ay kahit na ikaw ay nasa 60-70, pwede mong ibalik yung lakas ng muscle mo. Building your muscle through regular exercise, pwede mong gawin ito kahit anong edad mo. Kaya manatili tayong physically fit kahit ano pa ang edad mo. Ang recovery mula sa mga muscle injury nagiging mabagal pag nagkakaedad ka. Kaya importante mag-decide tayo na magsimula na tayo mag-exercise. Paalala mo na sa vitamin C. Sa panahon ngayon, meron tayong kalaban na hindi nakikita yung virus, yung coronavirus. Ganon din yung Delta virus, no? Pag ito'y pumasok sa katawan, yung iba namamatay, lalo na severe ang nangyari sa kanila, iba naman moderate lang. Ngayon, napakahalaga po ng vitamin C sa ating healing process, nagpapalakas ng ating immunity. Ang vitamin C, ito'y powerful antioxidant, nakapagpapalakas ng ating natural defense panlaban sa inflammation and infection. Ang vitamin C po natin, meron siyang sodium component. Nakakapagpababa ng acidity level nito. At ang isa pa, bukod sa nakakababa ng acidity, yung sodium na nasa vitamin C,
ang nakakatulong para ma-absorb mo kagad yung vitamin C at mag-stay longer sa katawan mo. Nagsiserve na antitoxin ang vitamin C, pinipigil yung madamage ang cellula natin, pinapanatili niya na itong malusog at nag-encourage sa vitamin C sa production ng white blood cells na ito'y panlaban sa infection, panlaban sa cancer, at nare-reduce ang damage and inflammation. Kung may sakit ka, para gumaling ka kagad at huwag maging severe ang simptoma ng sakit mo, mag-take ka ng vitamin C. Sabi nga, vitamin C nagpe-prevent, nagre-relieve ng simptoma ng mga virus-induced respiratory infection. Kaya nga po ang ating vitamin C, water-soluble vitamins, kaya para manatili ang ating immune system, ideal way na inumin mo yung vitamin C natin pagkagising mo sa umaga, no? Ito'y water-soluble vitamins, makukuha mo ang full benefit nito pagka tubig lang ininom mo kasama ng vitamin C, madali itong madissolve sa tubig at natatransport sa bloodstream at madali itong maabsorb ng ating katawan, makukuha mo yung highest possible amount ng nutrients sa vitamin C. Kung nais yung gusto nyong mag-order nito, pwede natin pa-door-to-door sa LBC sa bahay ninyo. Basta i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabi niya yung pangalan at address at telephone number ninyo, a cellphone number, para ma-deliver yung item sa inyo. May shipping fee po, bumaba ang shipping fee ngayon mula sa 105 pataas sa Metro Manila. Depende kasi sa bigat, sa dami, o ay padadala po ninyo. Ngayon po ay paano pagbabayad? COD, cash on delivery, o kaya through GCash. Yan ang paraan pagbabayad. Alam mo, habang nagkakaedad tayo, ang muscle natin nababawasan ng lakas. Ito'y lumalambot at hindi na maumbok. Kaya po ngayon, natural consequence ng pagkakaedad dyan. Kaya ngayon, ang exercise, mabe-benefit ka, nag-i-increase yung muscle power mo, lumalakas ka, at saka ito yung kung ikaw ay madaling mahapo, mapagod, nananakit ang katawan, ang maganda po ay mag-exercise ka. Simple lang, walking or jogging or aerobic dancing. Yung gawin mo yan, no? Paalala po sa activated charcoal, ito po ay very effective sa pa-relieve ng diarrhea, yung intestinal gas or kabag. Kung sinisikmura ka, madighay ka ng dighay, maasim ang sikmura mo, mag-take an activated charcoal. Ito po'y pang-iwas din sa tetano impression pag nasugat ka, kagat ka ng aso, pusa. Ang first thing to do, hugasan mong mabuti ng tubig at sabon. Matagal na paghuhugas. Tapos yun, baaring langgasan mo ng agwaksinada para yung mga debris na naiwan ay matanggal. Pagkatapos, pwede mong buhusan ng betadine para gumaling agad ang sugat. Tapos iinom ka ng activated charcoal. Ito ay para kanya pong maabsorb niya yung toxin dala ng tetano o ng virus. Kung lasing na lasing ka, gusto mong matanggal ang pagkalasing mo, may bad breath ka, gusto mong matanggal ang bad breath mo, masamang amoy sa katawan, inom ka ng activated charcoal. Mawawala yung hangover mo kung minum ka ng alak, maiwasan ang morning headache and stomach ache. Ito po ang nagagawa ng activated charcoal. Ang pag-inom po nito, maaring ito po ay 2 hours after na magapunan ka, inom ka, or kaya 2 hours bago ka magalmusal, no? Alam mo yung available po yan sa Patnubay sa Kalusugan. Kung may infection ka o may sakit ka tulad ng lagnat, di ba yung mga na-COVID nang hihina, pag may trangkaso ka, meron kang infection, ay manghihina ka. Meron kang temporary muscle fatigue, muscular pain. Ito ay dahil sa meron kang muscle inflammation. Ang inflammation ito ay severe pag ikaw ay na-COVID o ikaw ay na-trangkaso.
ang panghihina mo, maring tumagal ito ng linggo. Kaya ngayon, ito pong mga muscle inflammation ay sanhi ng infeksyon. Lagnat, sipon, trakaso, o mga infeksyon sa katawan. Kaya ka nagkakaroon po ng panghihina at pain sa katawan. Huwag pahinga ka, inom ka ng maraming tubig, yan ang dapat mong gawin. Mag-take ka ng supplement na vitamin C and super B complex para lumakas ang katawan mo. Alam mo, maraming mga chronic diseases nagkukos ng muscle weakness. Katulad alimbawa yung mga baradong ugat, no? Dahil sa cholesterol. O minsan dahil sa iyong paninigarilyo, mahilig kang kumain ng masisebo, yung blood supply sa muscle mo ay na-slow down. Dahil nga sa ang mga ugat mo ay barado ng mga taba at cholesterol. Ang mga pain mararamdaman mo kaysa dun sa panghihina dahil sa mga ugat na barado. Pag diabetic ka, di mo alam pala diabetic ka, nagkukos ito ng panghihina. Kapag ka ang blood sugar level mo ay mataas, no? Ito pong muscle natin ay apektado. Manghihina ka. Kaya pag nagpo-progress ang diabetes mo, ang blood supply sa mga small nerve ay nawawala. Yung mga nerve ay nagsiserve sa muscle fiber mo na gumalaw. So kapag mataas ang sugar mo, yung mga maliliit na nerve doon sa na nagsiserve sa mga muscle fiber mo namamatay. Kaya di na sila makatrabaho. Kaya ang mga tao may diabetic, kumikipot din ang mga ugat sa paa, nawawala ng pakiramdam, kaya nanghihina at kumikirot. Kaya yung panghihina mo or pananakit ng katawan mo due to infection or due to diabetic ka. Mag-take ka ng Super B Complex, ito yung combination ng 8 essential B vitamins na puprovide sa katawan mo ng energy. Kaya nga po, pag nag-take ka ng Super B Complex, isama mo na doon sa vitamin C pagising mo sa umaga, inom ka ng vitamin C, isama mo na yung Super B Complex kasi pareho silang water-soluble vitamins. Ito po ay pinasisigla niya yung lakas mo, kaya best time ng pag-inom ng Super B Complex, pagising sa umaga, isama mo na yung vitamin C mo kasi pareho silang water-soluble vitamins. Kaya nga po, ang health benefits ng Super B Complex, pinapanitil niyang healthy yung mga nerve mo. Kaya particularly B1, B6, and B12. At saka po ang Super B Complex na stimulate yung muscle contraction sa digestive system na napakahalaga para magkaroon ka ng easy movement ng dumi, maiwasan ang constipation at almoranas. At tumutulong din po ang Super B Complex sa production ng digestive juice para mapabilis ang digestion, iwas GERD, iwas acid reflux. Ang Super B Complex nakaka-stimulate ng muscle contraction ng digestive system. Necessary po ito para matunawan ka, hindi ka magbo-bloated ang tiyan mo. Kaya nakaka-stimulate ang production ito ng digestive juice para mapabilis ang digestion mo, magkaroon ka ng healthier digestion. Nakatulong po ang Super B Complex sa pag-lose ng weight. Ito yung nakaka-reduce ng fatigue and stress. It boosts your mood and energy level. Magkakaroon ka ng good eyesight. Nagpe-prevent ng anemia. Nagkakaroon ng growth ng red blood cells. At magkakaroon ka ng healthy appetite and proper nerve function. Ayan po ang nagagawa ng ating Super B Complex. Available ito sa Patnubay sa Kalusugan. Pwede natin pa door-to-door ito sa inyong tahanan. Kaya ngayon, kapag may sakit ka sa puso, particularly heart failure, madali kang mahapo. Kasi ang blood supply, kasi ang ating puso, siya yung pumping power para lahat ng from head to foot na muscle natin, makatanggap sila ng equal share ng oxygenated blood. Eh dahil mahina ang puso mo, hindi niya yung demand ng ating mga muscle, hindi niya maibigay, kaya nanghihina
at merong pain ka nararamdaman. Pagka meron kang COPD, chronic obstructive pulmonary disease, nare-reduce ang ability ng katawan mo to take oxygen. Ang muscle nagre-require ng supply ng oxygen mula sa dugo, particularly pag kumikilos ka. Ngayon, kung meron kang lung disease tulad ng pneumonia, tulad ng coronavirus, COVID-19, no? O kaya meron kang tuberculosis, pagka meron kang lung problem, ito po it leads to muscle wasting, at saka at pag naging advanced na yan, yung lung problem mo, ang blood oxygen level mo babagsak, bababa, kaya nahihina ka at makikirot ang parte ng katawan mo, no? Ngayon, ang pwede mong gawin, kung meron ka rin chronic kidney disease, no? Pagka meron kang kidney disease, maraming mga harmful substances na nag-build up sa iyong dugo. Kaya nangyayari, yung creatinine tumataas, ang mga muscle ay nanghihina, at madali kang mapagod pagka may kidney problem ka. Kaya dapat ito'y masolusyunan. Ang shortage ng red blood cells, lalo na sa mga babaeng merong heavy period dahil maraming blood loss, at saka yung blood niya hindi makapagdala ng oxygen sa muscle, kaya madal silang mapagod. Ang anemia ay ito ay nagkukos ng hapo, tiredness, at kapos ng hininga. Ito ang nangyayari pag anemic ka. Kaya nagiging dahilan ng panghihina at pananakit ng muscle due to diabetes, due to heart problem, or kaya yung dahil po sa infection, o kaya dahil sa anemia, or kulang sa exercise, o dahil sa pagkakaedad mo. Kaya ngayon po, pag tayo ay na-stress, no? Lahat naman ng tao may stress, nababalisa ka. Pag na-stress ka, lumalabas yung chemical substance na hormone na cortisol, ito'y stress hormone. Nagre-respond ito sa pain and injury. Ito mga chemicals na to, nakakaramdam ka ng hapo at saka pagod. Kaya ang mga muscle mo, hindi mo masyadong magamit dahil nakakaramdam ka ng pain and discomfort. Kaya yan po yung mga dahilan bakit ka nanghihina, dahil doon po sa mga hormone, stress hormone, na lumalabas sa katawan mo pag under stress ka. Kailangan mo ng lecithin, ito isang supplement, ito'y brain food, napiprevent ang deterioration ng mental capacity mo. Ito'y sabi, ang lecithin nagpiprevent ang Alzheimer's disease, dementia, and other memory problem. Kaya ano mo, pagka ikaw ay nakakaranas ng panghihina or pananakit ng katawan, kung ikaw ay nagninigarilyo, tigilan mo na. Kung ikaw ay umiinom ng alak, tigilan mo yon. Ang kailangan po ninyo ay tubig lang ang dapat mong inumin. Kung meron kang mga pain na namamaga o meron kang muscle na namamaga, mag-apply ka ng ice, mawawala yung pamamaga at pain niya, inflammation, mawawala yan. Ano supplement na makakatulong sa panghihina ng muscle? Calcium, magnesium, may zinc, at vitamin D3. Yung ating calcium, magnesium, with zinc, at meron din siyang kasamang vitamin D. Bakit napakahalaga ng vitamin D pag may calcium? Kasi ang calcium, pampalakas ng buto at ngipin, nare-reduce ang panganib sa pagrupok ng buto o osteoporosis. Kailangan meron kang yung calcium mo, may vitamin D siya, para ma-absorb ng katawan mo yung calcium, para magkaroon ka ng healthy muscle contraction, including your heart muscle. Ang vitamin D, napakahalaga nito sa function ng muscle mo. Ang pagkulang na kulang ka sa vitamin D, nahihina ang muscle mo. At saka yung vitamin D, ito po ay nagtumutulong para mawala yung muscular pain mo and weakness. Ang pinakasimple lang nito, inom ka ng calcium, magnesium with zinc and vitamin D3. At pagkagising mo sa umaga, pwede ho kayong maglakad-lakad at magbilad kayo sa araw kung may araw. Dahil po yung magnesium, meron kang calcium, magnesium, di ba? With zinc,
ito po ay dapat, ito po kasing magnesium, nag-i-improve ng tulog mo. Importante kasi ito sa nervous system mo, yung masarap na tulog. Ngayon, kapag ikaw ay kulang sa tulog, madaling manghina ang mga muscle mo. So, para makatulog ka, ay mag-take ka ng calcium magnesium. Ito'y tumutulong para ma-breakdown yung glucose para ma-convert into energy. Kaya inulit ko rin, dahil sa infection, dahil nagko-cause ng muscular pain, pananakit ng katawan, yung zinc na nasa calcium magnesium natin, ito'y pinapanatili ng zinc ang ating immune system and metabolism function. If magkakaroon ka ng yung pag, di ba, pag may sakit ka, nawawala ka ng panlasa, pag wala kang sense of taste and smell, yung zinc makakatulong sa inyo. Yeah, sabi nga, pag meron kang enough na calcium magnesium, yung magnesium kasi, pag kulang ka sa magnesium, nagre-require ng maraming oxygen kung ikaw ay meron kang physical activity. Pagka meron kang enough na magnesium, hindi ka masyadong magdi-depend ng supply ng oxygen sa katawan. Mag-power nap ka, maaring sa tanghali, kahit na 20 minutes, humiga ka. Ang power nap, ito po ay para kang cellphone na charge, no? Huwag para mawala yung panghihina mo, dapat nag-aalmusal ka. Huwag kang papasok sa trabaho na hindi ka pa kumain, kasi bababa ang sugar mo, magiging dahilan ito ng iyong panghihina, no? At saka i-reduce mo yung stress mo, kasi ang stress, ito resulta ng anxiety. Pag meron kang anxiety, maraming energy ang nawawala sa inyo, yung worry, yung fear, iwasan nyo, madali kang ma-exhaust dyan pag may worry ka. Kaya drink more water at huwag kang mag-iinom ng alak, kasi pag nag-iinom ka ng alak at kulang ka sa tubig, madali kang mapagod mahapo. Kasi nga po, ang dehydration nagko-cause ng muscle fatigue and muscular pain. Kaya nga po, ang kailangan mo ay meron kang power nap, meron kang masarap na tulog, miinom ka ng tubig. Yan ang dapat mong gawin. At saka huwag kang mag-skip ng almusal mo. Dapat meron kang enough energy, kasi pag bumagsak ang blood sugar mo, ay hihina ka. Wala kang lakas, wala kang power, exhausted ka, no? Kaya nga po, magkaroon ka ng sa snacks, yung mga pagkain na may protein, no? Importante yan. Ngayon, iwasan mo lang yung mga pizza, mga hamburger, magyon, no? Pagka madali ka manghina, patry mong pa-check yung thyroid. Kasi pag may thyroid problem ka, madali kang manghina. Kahit na lalaki, nagkakaroon ng thyroid problem. At magpa-CBC count ka para malaman mo kung normal lang level ng red blood cells mo, no? Kasi pag anemic ka, at pagka meron kang thyroid dysfunction, madali kang mapagod at mahapo at pananakit ng iyong katawan, no? Paalala po sa omega 3 fatty acid. Ang omega 3 fatty acid, ito po ay panlaban sa depression, panlaban sa stress, ang omega 3 fatty acid. Kung may hormonal imbalance ka, mag-take ka ng omega 3 pang iwas ng blood clot. Ang omega 3, nare-reduce ang production ng mga molecule, mga substances na kalink sa inflammation. Yung arthritis, allergy, asthma, nakalink yan sa inflammation. So, tumutulong po ang ating omega 3 para maiwasan itong inflammation. At sabi ng mga expert, ang omega 3, ito ay na pang-prevent ito ng chronic inflammation, no? Available po ito sa patnubay sa kalusugan. Kung gusto nyo magpa-deliver nito door-to-door sa LBC, sabi nyo lang yung pangalan na address at cellphone number, i-deliver ito sa inyo, cash on delivery. Meron lang pong shipping fee na 105 dito sa Metro Manila. Ang inyo pong napapanood, ako napapanood nyo ako sa Facebook. Kung hindi nyo pa po ko, hindi nyo pa lahat na panood yung aking mga previous program, paki-like lang po at follow at i-share yung aking programa para mapa-plus sa screen nyo kagad yung aking live program. Sa akin naman, YouTube, Rose Alfonso, please subscribe,
para ma-notify nyo lahat, ma-notify kayo sa lahat ng aking programa. Dadako po tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas sa Book of Job, chapter 8, verse 20. Sabi niya, surely, God does not reject one who is blameless or strengthen the hands of the evildoer. Hindi tinatakwil ng Diyos ang sakdal na tao, ni alalayan man ang mga manggagawa ng kasamaan. Kaya po ang Panginoon, bagamat ang mga taong matutuwid, nakakaranas din ng mga pagsubok and suffering at paghihirap, pero kahit nakakaranas sila ng paghihirap, hindi sila pababayaan ng Diyos. Pinahintulutan na nakakaranas ka ng paghihirap para sa ikatitibay mo, sa ikatatatag mo sa pagharap ng hamon sa buhay. Surely, sabi nga, God does not reject one who is blameless or strengthen the hand of the evildoers. Huwag kayong matatakot sa mga taong nananakot sa inyo. Huwag kayong matakot sa mga taong nagbubuli sa inyo. Dahil sabi ng Panginoon, surely, God does not reject who is blameless. Hindi niya palalakasin ang kamay na mapaggawa ng masama. Magandang gabi po. Nawang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.